noong January 20 ay nagkaroon po ng mga paglindol na mas mataas sa normal na average na either 0 or less than 5 na volcanic earthquakes na naitatala ng ating mga instrumento. So, marami pong mga paglindol, may mga kumpol ng mga paglindol or cluster, pero ito po ay malalalim, mga greater than 10 kilometers below, at saka hindi naman ito nararamdaman ng mga tao. Pero sa dahilan ng persistent po, tuloy-tuloy yung paglindol, kailangan po nating sabihin sa publiko na may bagyang pagligalit or low level of unrest, no? Sa pamamagitan ng mga nasusugat na paglindol sa pinatubong volcano. Okay. Kasi yung huli pong taon na kung saan may pagka may pagkakonting aktibidad ang bulkang pinatubo, nag-alert level 2 pa nga tayo, ay noong 1995. Opo. And pinaba natin to alert level 1, ganun taon, at 0 na noong January 1996. Opo. At magmula po noon, wala tayo masyadong kakaibang nakikita sa pinatubo na tuloy-tuloy. Baka kasi magkaroon pa ng mga iba pang pangyayari sa mga susunod na mga panahon. Opo. Kaya kailangan abisuhan yung mga tao. At ang pag-abiso po natin sa publiko tungkol sa aktibidad ng vulkan ay through alert level. Yeah. Kaya sabi natin na itataas natin sa alert level 1. Pero wala tayong nakikitang ebidensya sa kasalukuyan na magkakaroon ng imminent eruption. Ang mga paglindol po kasi, marami pong dahilan yan. Sa isang vulkan, pwede pong may mga pot sa ilalim na kumikilos. Okay. Pwede rin magkaroon ng pagkilos o pagpakyat ng magma. Hindi kaya ay mga lindol dahil sa pagpapakulo ng tubig sa ilalim mismo ng tuktok ng vulkan. So, kasalukuyan, mga pagkilos pa lang ng pot ang ating nakikita. Wala pa tayong ebidensya na may umaakyat na magma o gas na umaakyat. Kasi po, nung umaakyat ang ating EVOX team sa crater ng Mount Pinatubo noong February, kaya sa volcanic gas na inilalabas niya, mababa pa rin. Mababa. So, yun po yung importante, no? Opo. Po, yung kasalukuyan, mga pots lang ang saninang pagkilos, no? Ayun nga po. Na detect natin at wala pang magma na na-involve sa kanyang activity. So, ang atin lang sinasabi, babantayan natin mabuti ang pinatubo, may nangyayari, pero wala namang restriction na mag-evacuate o recommendation na mag-evacuate. Ang restriction lang natin, kung wala namang importante gagawin sa crater ng pinatubo, huwag nang pumunta. Yun. O kung meron man, extreme caution. Opo. Iba yung pag-iingat. So, yun lang naman po yun. Yun lang naman. Pwede naman po kasi na umupa ang aktibidad ng bulkang pinatubo, pwede rin namang magpatuloy, tuloy. Ang importante, ano, aware na ang mga tao na may nangyayari. Katulad ng 1996. Yan, ano, napakaganda yun kasi niisip ko rin na ipaliwanag na sa volcanic history ng Mount Pinatubo, ayon na rin sa mga deposito sa paligid niya. Opo. Yung malalakas na eruption tulad ng 1991 eruption, opo, ang pagitan ng mga ganon ay mga daang taon o libong taon. Prior to the 91 eruption ng Pinatubo, ang pagitan ng malalakas na eruption, mga 1,000 taon. At napagal lang ng konti kasi nilindol the year before, kaya nagising yung Pinatubo, no? So mga 600 years. So yung malalakas na pagsabog, hindi natin inaasahan kaagad yon tulad ng 91. Salamat. Pero, importante yung malaman din ng ating mga kababayan na in between the large explosions ng pinatubo, posibleng merong mga maliliit na eruption. Oh, yeah. Ano po yung basihan natin? Nung bago sumabog ang pinatubo ng 1991, opo, wala pong crater sa tuktok. Ibig sabihin walang butas. Opo. Pero before that, may malaking eruption na nagpudo siyempre ng crater, opo, pero nawala yon. Ibig sabihin, may mga maliliit na eruption na nagdideposito ng lava, opo, na natatabunan yung dating butas. So siguro, pwedeng ganun po yung maging history ng pinatubo. In fact, pagkatapos po ng 91 eruption, merong lumabas na lava dyan sa crater ng pinatubo. Maliit lang siya. Mga umabot ng 80 to 100 meters. Tapos natabunan na lang ng tubig ngayon dahil sa ulan. Pero yun po, yung 1992 eruption, lava lang, so posible po mga ganun ang mangyari o maliliit na explosion. Hindi po katulad ng
1991. Naku, salamat naman po sa paglilinaw ninyo. Kasi syempre, pag sinabing pinatubo, yun talagang napakalaking disaster na nangyari. Noong 1991 pala, hindi pala 1996, ang nasa isip ng mga tao. Eh sir, dumako naman po tayo sa Bulkang Taal. Kamusta naman po yun? Sa Bulkang Taal, patuloy pa rin po yung mga pagkakaroon ng tinatawag nating mga volcanic earthquakes at tremor. Ang kaibahan lang po nun ng dalawang terminolohiya, pag volcanic earthquake, maikli lang, less than 1 minute. Yung tremor, mahaba-haba po yun. Okay. Mahigit sa minuto, minsan ilang minuto, minsan umahabot ng oras. No? At patuloy po ito sa Taal Volcano at ang mga tremor or volcanic earthquake sa kasalukuyan sa Taal ay sanhibo ng pagkilos ng gas at mga mainit na tubig. Ito pong gas na nakikita nating nagdudulot din ng pagpapainit ng crater lake, yung lawa dyan sa Taal. Opo. Ay hindi namin galing sa magma na nasa 4 hanggang 5 kilometro. Siya po'y umakyat at yan po ang nagpapakulo ng tubig sa kasalukuyan. At yung pagpapakulo ng tubig, alam mo naman yan, delikado yan paminsan kung opo, biglang na-pressurize yung tubig, ano ba? Kaya, importante na walang tao sa Volcano Island sa kasalukuyan. Ayun, so mag-ingat pa rin. Eh yung last na lang po ito, Mayon, sir? Yung Mayon, hindi masyadong maraming earthquake, pero patuloy po yung pamumula ng kanyang bunganga or crater glow. Mm-mm. Kaya, alert level 1 din siya, katulad din sa Negros Island, nakalaon na may pangilan-ilang volcanic earthquake. So, yung Mayon at Kanlaon, ang sabi natin, sa Mayon bawal pumasok sa 6 na kilometro na permanent danger zone. Okay. Sa Kanlaon, 4 na kilometro. So, yung posibleng steam-driven explosion nandiyan parate. Yun po ang visions ni Madam Rudy Baldwin. Uulitin ko, hindi nag-post si Madam Rudy sa kanyang mga visions upang magbigay ng panig sa mga Pilipino, kundi magsilbi itong gabay ng sa ganon tayo ay makapaghanda sa kahit anumang sakuna na dagating sa ating buhay. Nasa sa atin naman po iyon kung paano natin ito tatanggapin. Wala naman pong mawawala kung susundin natin. At kagaya nga ng sabi ni Madam Rudy, taimtim lang na panalangin sa Diyos at tawagin lang siya sa oras ng kagipitan at tiyak masosolusyonan ang lahat ng ating problema kasi walang imposible sa Kanya. Hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming salamat po sa panonood and please don't forget to like and subscribe. Mabuhay po kayo and God bless po.